Panginoon na hinain ng kanyang halal. Uhihin siya ay awitan at pauwian magpangayang man. Uhihin siya ay awitan at pauwian magpangayang. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si Santa Teresa ng Avila. Huwag tayong maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manami makapangyarihan ng iyong Espiritu ang siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang mapamalas nang landas nang dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagalob mong kami ay lagi magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang nagpatuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariing kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag. At ayon sa pangako mo poon, ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay.
ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako namay mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod namang kusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod mo sa utos ko, nalulugod akong labis. Di masayod ang gala ko, pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaoy aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo na po ang lahat. Salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon at sumayo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang pariseo na makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo mga pariseo, inugasan ninyo ang labas ng tasa at mga pinggan, ngunit ang loob niyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't may likha ng labas ang siyaring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga sa ating lahat at ganyan din sa ating mga nanonood sa ating mga social media platform. Marami sa atin ay palaisip. Dami nating iniisip, ang iba sa atin mabilis matensyon, ang iba sa atin maraming inaalala o laging nag-aalala. Marami sa atin din ay kuminsan aligaga sa buhay. Minsan gulong-gulo ang isip, ang daming iniintindi, gusto lakad ng lakad, gusto lahat mabilis, gusto lahat nauuna. Sa buhay natin bilang mga tao, bilang Kristiyano, ang dami natin kuminsan pinagkakaabalahan na hindi naman makakaragdag o hindi naman talaga makakatulong. Tulad ng pag-iisip, mag-isip ka na mag-isip, malulutas ba ang problema mo? Aligagang aligaga ka, lagi kang natataranta, may matatapos ka ba talaga? Magagalit ka lang pag tensyonado ka. Pag lagi ka nag-aalala, ninervyusing ka lang. Mapapagod ka lang. At alam nyo naman, pag napapagod tayo, nagsisiinit ang mga ulo natin.
ang daming tao laging nag-aalala sa ating pagninilay para sa umagang ito. Makikita niyo yung mga Pariseo, alalang-alala, pati sa paghuhugas ng kamay ni Jesus, nag-iisip at daming iniisip, pati paghuhugas ng pinggan, problema. Paghuhugas ng kamay ni Jesus, nakasama nilang kumain, problema. Likha ng likha ng problema, hindi naman makakatulong. Kaya ano sabi ni Jesus, ang dami niyong iniisip, masyado kayong nag-aalala dyan sa paghuhugas ng kamay, ng pinggan, kung ano-ano ang pinag-iisip nyo, hindi naman makakaragdag. Lagay natin ngayon sa ating sitwasyon. Marami tayo kuminsan pamahiin na ginagawa na para bagang makakadagdag sa kabanalan natin. Pag hindi mo sinunod, may masama raw mangyayari sa iyo. Para bang abalang-abala tayo sa maraming bagay, sa mga kasabihan, sa mga tradisyon, sa mga pamahiin na hindi naman nakakatulong sa buhay pananampalataya natin. Ano halimbawa? At lagi nating narinig, wala namang mawawala. Sa totoo, maraming nawawala dahil nawawalan ka ng tiwala sa pag-ibig ng Diyos. Napakarami nating sinusunod na pamahiin na hindi naman talaga nakakatulong at hindi naman nakakadagdag ng kabanalan natin. Ano halimbawa? Pag may patay, huwag kang magwawalis. Kailan nakadagdag ng kabanalan at pagliligtas yung pagwawalis ng dumi doon sa namatay? O di kaya sa'yo, huwag kang maghahatid pag may namatay kasi baka sumunod ka. Kailan naging kabanalan yung hindi mo ihatid, yung bumisita sa'yo? Makakadagdag ba yun ng kabanalan sa'yo? Hindi. Wala naman. Pag kumain, bago umalis, ikot ang pinggan, por Diyos, por Santo. Nakadagdag ba yun ng kabanalan mo? Nakadagdag ba ng kabanalan nung umalis? Wala. Hindi nakadagdag. Napakarami niyan. Alam niyo naman ang Pilipino, ang dami nating pamahiin. Pati na lang number one tayo sa pamahiin, sa patay. Meron pa sa mga nagpapabless ng bahay. May mga bahay na kung saan meron pa dugo. Binabawal yun ng mga exorcist natin at ng ating simbahan. Padugo. Alam nyo ba yung padugo? Bago blessing, kaakatay muna ng manok. O di kaya baboy, kung mayaman, baka. Kung mahirap, sisiw. Papatayin. Kakalat yung dugo. Tanungin nyo bakit nagpadugo. Tanungin nyo. Ano sabi? Para sa espiritong nakatira dito. Para saan yung padugo? Para hindi magalit yung masasamang espirito. Tanong, sino ang kinatakutan mo? Ang masamang espirito o ang Diyos? Kanino ka unang nag-alay? Sa masamang espirito o sa Diyos na may likha ng langit at lupa? Sino ang una mong inalayan? Ang Diyos o ang masamang espirito? Kaya sinasabihan tayo ng simbahan na mga exorcist natin, hindi marapat na nagpapadugo. Pero kahit narinig nyo na rito, naririnig sa telebisyon, naririnig sa social media, wala pa rin. Makakadagdag ba sa kabanalan mo ang nagpadugo ka sa bahay na titirikan? Hindi. Nagpabawas pa ng kabanalan mo dahil nabawas ang pagtitiwala mo sa Diyos. Napakarami nating pamahiin na sinusunod na hindi naman nakakadagdag ng pananampalataya. Ano ngayon ang sabi ng Diyos? Linisin mo yung loob. Tanggalin mo yung mga maling paniniwala. Linisin mo yung loob. Tanggalin mo yung kasalanan. Linisin mo yung loob. Talikdan mo si Satanas. At anong kasunod? Tumulong ka sa nangangailangan. At pagkatapos, yun ang nagdadagdag sa atin ng kabanalan.
Kaya maging si San Pablo Apostol, sinabi na sa atin, almsgiving, ang paglilimos, pagtulong, nakakabawas ng maraming kasalanan. Kaya pag nagtutulong tayo, tumutulong tayo, nagdadagdagan ang kabanalan natin. Bakit? Dahil nababawasan ang kasalanan natin. Alam nyo, sa social media natin, nanonood ako sa mga social media. Natutuwa ako at talagang kinahahangaan ko kung sino pa yung pilay, kung sino pa yung nagtitindang walang halos benta. Yung sa social media, nakikita nyo sa Facebook, nakikita nyo sila kung sino pa yung walang-wala. Social experiment. Pag hininga ng tulong, siya pang nagbibigay. Samantalang ang mga meron, lalayo, lalayo, lalayo. Pero mga nagdadasal yan, mga nagsisimba yan, kahit dasal tayo ng dasal, simba tayo ng simba, kung hindi tayo marunong tumulong, kung wala man tayong tutulong na material, wala pong bayad ang paggalang, wala pong bayad ang ngiti, walang bayad ang respeto. Wala po yan. Rumispeto ka, hindi ka mababawasan kahit singkong duling. Gumalang ka, ngumiti ka, hindi ka mawawala ng pera sa libreta di bangko mo. Hindi nakakabawas, pero nakakadagdag ng pagpapala ang mga mabubuting gawa. Nakikita nyo yun sa social media? Hangang-hanga ako dun sa mga palabas doon ko minsan, mga ini, si ano tawag dito, yung sinusubukan. Sinusubukan yung meron, madamot. Sinusubukan yung meron, nagagalit. Sinusubukan yung mga pobreng nasa gilid-gilid lang natin. Sila pa yung nagbibigay. Sila pa yung tumutulong. Humingi lang ng tubig, binigyan ng tinapay. Humingi lang ng tubig, binigyan ng kanin kahit malamig na may ulam pa. Bakit ang mahirap kayang gawin yun? Isang patunay na hindi natin kailangan maging mayaman para tumulong tayo sa kapwa natin. Dahil napakaraming tao, kahit ako, naririnig ko sinasabi sa akin, Father, pag nanalo ko sa loto, ako na bahala sa simbahan mo. Bakit kailangan mo manalo ng loto para ikaw ay magbigay ng sarili mo sa Diyos? Pagyaman ko, Father, pagyaman namin, tutulong ako. Pag nakatapos ang anak ko, tutulong ako. Pag natapos na ako, tsaka ako tutulong. Bakit kailangan kang matapos sa pag-aaral na pwede ka naman tumulong kahit hindi ka tapos? Ang dami nating kapatid na naririto ang hindi tapos mag-aral pero nakakatulong sa kanilang pamilya. Napakarami nating kapatid dito na hindi nanalo sa loto. Napakarami nyo rito na hindi mayaman. Pero bakit kayo nakakatulong? Sapagkat ang pagtulong na hinihingi ni Jesus ay hindi galing sa kayamanan, kundi ang pagtulong natin ay galing sa puso natin. Kaya alam nyo ngayon, nakaharap ako sa mga taong wala mang pagmamalaki sa buhay, pero marunong tumulong. Yang katabi mo, tumutulong yan ng tahimik. Yan nasa gilid mo. Tumutulong yan na hindi niya sinasabi. Yang kasama mo, binibigyan niya ng nanay niya na hindi sinasabi sa'yo. Nagbibigay yan sa kapatid niya. Ang dami niyong naririto na tinatawag ng Diyos na malilinis. Bakit? Dahil mula sa puso niyo ang pagbabahagi ninyo. Hindi man ang material na bagay, hindi man ang salapi, kundi ang pag-upo nyo, ang pagdarasal nyo, ang pagtitiis nyo, ay regalo nyo sa Diyos. Kaya, sana ako nakaharap ngayon sa mga taong hindi man mayamang material,
mayamang espiritual. Amen ba? Napakarami nyo rito po. Ang dami nyo nang tinulungan sa totoo lang ni hindi na mabilang sa kamay nyo. Nanumbat ba kayo? Hindi. Nasaktan kayo, sinaktan kayo ng tinulungan nyo, tinutulungan nyo pa rin. Di ba? Sinagot ka na ng anak mo, binibigyan nyo pa rin ng baon. Minaltrato ka na ng pangit na salita ng hipag mo, pinapautang mo pa rin. Ang dami na gumawa na rin sa inyo na masama, pero ang kasamaan nila ay hindi naging hadlang para kayo ay maging kasangkapan ng biyaya ng Diyos. Amen for that. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Marami man kayong luha, nasaktan man kayo, bukas pa rin ang palad at puso ninyo. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo na ang kasamaan ng kapwa ninyo, ng kapwa natin, ay hindi naging hadlang para tayo ay maging kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Salamat sa inyo. Salamat sa mga magulang na handang magtiis para sa mga anak. Salamat sa mag-asawa na kahit hirap sa buhay, natutulog ng parehas na kangiti matapos magdasal. Salamat sa magkakapatid, sa wala man ang ibang kapatid, hindi man nakakatulong ang kapatid, niyayakap mo pa rin at tinutulungan. Maraming salamat sa mga taong mabuti ang kalooban. Alam nyo, sabi ng santo natin ngayon, ni Santa Teresa, huwag kayong mangamba. Huwag kayong matakot. Prayer niya to. Lilipas din ang lahat. Ang Diyos mananatiling mabuti sa iyo. Manatili ka lang na tapat sa Kanya at mapagkumbaba. Sapat na ang Diyos para sa iyo. Wala ka nang hahanapin pa pag nagtiwala ka sa Kanya. Kaya tayong naririto, karamihan sa atin, mahirap. Kanina sabi sa akin ni sister, mukha ka may sakit. Ay, kahit mukha tayong may sakit, tingnan nyo yung katabi nyo, mukha ba may sakit? Hindi. Mukhang pinagpala. Amen? Kahit marami tayo, kahit ano pa mukha natin, ang mukha pa rin natin ay mukha ng Poong Jesus Nazareno. Suma sa atin siya. Sapat na siya sa buhay natin. Kaya sino tayo? Mayaman tayo kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, tinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang itutugon natin, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan. Manalangin tayo.
Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Tumahimik po tayo sumandali. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyayang tinatanggap natin at patuloy tayong humingi sa Kaniya upang maging kasangkapan tayo ng Kanyang biyaya at pagpapala. Sama rin natin sa ating panalangin ang mga may sakit. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuning ang marapat na ika aming pasalamatan ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binibigay na iyong anak ang minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtinan tanan. Ito ang pinanggalinga amin ngayon nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal ni Santa Teresa ng Avila na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Ariadya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig, pagpapala ng mahal na Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Pagbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsinuhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Yeah.
Lord. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsalo mo sa pagkaing bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa limbawa ni Santa Teresa. Kami lagi masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba san sopan Jesus nasan o Jesus.
kami sa kasalanan ng Espiritu na ay sa Nasareno, iniwan natin ang namin.